So, dito na tayo sa may harap ng ano, Santa Ana, di ba? Diyan tayo galing kanina nag-vlog. So, ngayon, dito na tayo. Diretso. Yan, dang, darang. So, tingnan natin kung ano meron dito. So, syempre, wharf to malamang, no? Santa Ana, Santa Ana wharf. Or golfo ng Santa Ana. Tapos, may mga bahay-bahay dito, syempre. At maraming mga bata naglalaro, no? Isa yan talaga sa magandang tanawin kapag ka nag-vlog tayo. Walking experience. Walking experience right here at sa maning nga lugar. Masanin nga lugar dari ate? Masanin nga lugar? Ha? Masanin nga lugar? Sitio Mar Marson Mason ah Sitio Mason. Tapos ang Santa Ana nga ay kanang padungugan talikod na ferry. Paana masulod pa no? Sitio Mason. Barangay ano gyapon ni Monteverde? Leon Garcia. Ha? Ah, Leon Garcia na. Okay, so Sitio Mason. Dami din tao no, matao din siya. Kasi nga dito mas malawak yung kalsada kumpara dun sa Kapitan Monteverde. Kapitan Tomas Monteverde. O nga pala guys, sino nakakalam dyan tungkol kay Kapitan Tomas Monteverde? Bakit parang napakasikat niyang ano, persona? Diba? As in, nakapangalan talaga sa kanya yung isang barangay. Meron ding isa ha, maliban sa isang barangay na nakapangalan sa kanya, meron ding isa, yung Kapitan Tomas Elementary School. So sino ba siya? No, parang napakaraming ano dito sa Davao, no. Napakaraming mga icon, no. Yan nga si Kapitan Tomas Monteverde, si Dako daw. Yung Dako daw is may-ari ng Agdao, no. Ay, minung ano nung parang Agdao, pagkakaalam ko parang ano yan eh, parang dato. Ayun, may ano dito, skinita. Check natin kung ano meron dito. So si Dako daw is yun, na pinangalan sa kanya yung ano, yung Dako daw Avenue mula Agdao hanggang sa Buhangin, Buhangin Bridge. Dako daw. So dito parang tahimik, no. Wala masyadong tao sa labas sa kalsada. So ibig sabihin, balik tayo, no. Turn around. Okay. Kasi isa sa mga view talaga ng ating vlog, yung walking experience or walking vlog, is yung mga tao, mga naglalaro ng mga bata, diba? So yun, so comment down below, no, sino si Kapitan Tomas Monteverde, sino si Francisco Bangoy, si Dako daw. Further information, no, paki-comment yan sa mga magagaling sa history about Davao. Para dagdag kaalaman sa akin at sa ibang mga hindi nakakaalam, diba? Sino pa ba? Villa Abrelie, yun. Sikat din yan. Kapitan Tomas Monteverde, Villa Abrelie, Francisco Bangoy. Kasi si Francisco Bangoy, oh, dami niyang ano, ah, nakapangalan sa kanya si airport, no? Francisco Bangoy International Airport, Francisco Bangoy National High School and Elementary School. Tapos Kapitan Tomas Monteverde Elementary School, Kapitan Tomas Monteverde Barangay Hall, di ba? Hello, Leon Garcia din pala, no? So, sino si Leon Garcia? Yan, medyo hindi ko siya narinig kung sino siya. At syempre, si ano naman, Vicente Duterte, tatay yan ni, ano, ni PRRD. Oh, meron siyang isang kalye, maliit lang, no, dyan sa may Pilayo, nasisimula hanggang sa Davao Dock. Naalala nyo, mula sa Davao Dock, yan, corner sa may Quirino Avenue tapos hanggang Pilayo. Quirino Avenue, so nasisimula ang Vicente Duterte Street, Ilo Street, tapos Pilayo. Tapos meron din Vicente Duterte National High School sa may NHE Bangkal. So, din na natin yan pwede ano, itanong kung sino yan. Siyempre, si Governor. Dating Governor na tatay ni FPRRD. So,
So ito na yun, no? Mason pa rin. Mason Street. Or Sitio Mason. Barangay Leon Garcia. Yun na. Dati matao to lugar na to, gawa nung marami mga tumatambay dito, date, no? Ngayon hindi na. Dahil nga din siguro sa pandemic. So, ito na yung Santa Ana Park, Santa Ana Wharf. So syempre, pasok tayo dito sa loob. Tingnan natin yung ano lugar. Dito yung ano eh, daanan papunta doon sa likod ng ano. Sa may 21 Das eh, Isla Verde. Kaso nga lang, dahil pa-high tide na siya ngayon, so wala nang oras para mag-vlog, no? So last vlog na natin to for today, sa araw na to. Wala no, maano pala, maputik. Ayan, wala na. Di na tayo makadiretso doon. Naputik na siya. Tsaka high tide na rin. Di na tayo makadaan dyan. Palabas. Pero check pa rin natin. Walang mawawala. Try lang. Yun, oh, ito yung mga kubol. Kubo-kubo ng ating mga masasipag na mga construction worker na gumagawa ng ating tulay. Diba? So, pwede pala kayong dumaan, no? Mula dun sa pasokan ng ano, Santa Ana Wharf entrance, pasok pa dito. Sa loob kasi may kalsada. Oh. Sarap ng hangin, trisko. Dinapot na kayo. Buksan ko yung face mask ko ha, kung mayroon ba tayong maamoy na masangsang. Wow, wala. In fairness. Galing, no? Trisko pa rin yung hangin. Kahit residential area siya. Squatter or slum area ng Barangay 21 Dasi. So ito yung tulay ha na ano kinukumpuni dito. Sige lang, antay-antay lang tayo na matapos yan. Sa katunayan, ginamit na tong ano no, pang prenup photos nung kilalang ano personality sa Davao na si DJ Kokoy Martin ba yun? Oh, kilala pero di ko siya masyadong apisado. So basa na siya, DJ radio personality, tapos sikat din siya na vlogger, DJ Kokoy Martin. Ayun oh, Magsaysay Park, maraming tumatambay. Ayun, may mga bata naglalaro tsaka may nagbang. Oh, grabe, presko ng hangin, sarap sa feeling. Kaya pala maraming ano dyan, oh, tumatambay. Dahil sa presko yung hangin. Diba? May vlog na tayo dyan, no? So ito na, walking experience. Oy! Kaya pala, di ba naalala nyo ano yung huli kong vlog? Di ba ano siya? Yung mababa lang siya. Ngayon, no? Ang bilis silang ano? Ang bilis silang natambakan ulit. Oh, parang ano siya? Na-elevate siya ulit. Ang galing. Tama ba? No? Natambakan siya kagad. Like 3 days ago. So, ito na yung kanyang ano? Yung kanyang hitsura. Natambakan na siya kagad. So, ibig sabihin, pwede na tayong maglakad dito. Kahit pa mag-high tide, hindi na makakapasok yung tubig dito sa kabila. Ayun na, stranded na nga. Oh. Ano, kumbaga stagnant na. Kung may baso, may ano na siya. May, sa area na to, may mga basura na siya. So, naging stagnant. Okay, so tama na rin yan. Oh, kasi pag stagnant, the more na stagnant yung tubig dyan, the more na mas mabilis siyang kunin. No? Ibuldose. Oh, madalas lang siyang kunin yung mga basura. Kasi once na meron siyang ano, meron siyang lagusan papuntang open sea. So malaki ang tendency na itong mga basura, mga plastic particular,
mapupunta doon sa laot, no? So pag napunta sa laot, pwede siyang maminsala ng mga coral reefs, di ba? Nakakamatay ng coral reefs ang ano, ha, plastic. Sa mga hindi nakakaalam, meron pa bang hindi nakakaalam diyan sa mga side effects ng ano, ng or bad effects ng plastic waste ng mga tao? Oh, nakaka-apekto 'yan, nakakamatay po 'yan ng corals sa laot, sa dagat. Siyempre, kapag ka namatay yung corals, kawawa yung mga isdang umaasa sa mga coral stones, corals. Ayun, oh. So dito tayo noon, dinala. Ang galing, no? Ang bilis na ano, ang bilis na tambakan. Diba? Ang bilis. Natambakan siya kagad. Like nakaraang ano, no? 3 days lang tayo dito dati, diba? 3 days or 4 days ago, dito tayo nag-vlog. Tapos dito, gusto ko sanang dumaan doon palabas, kaso hindi ko siya nagawa. Gawa nung merong tubig na. Tapos dito pa nga ako, no? Patalon-talon. Ang galing. Very good. No? Congratulations. So, parang ginawa siguro siya para makakaraan lagi yung ano, yung mga gaya nito, mga motor, mga sasakyan. Papunta dito kung saan man sila pupunta diretso. So yun lang, no? So slum area of Mason, Sitio Mason, Leon Garcia, hanggang dito sa Isla Verde. Walking experience. Maraming salamat.